Welcome back mga kalakdan. Ngayong araw na po ito, ipag-usapan po natin ang 21 days conditioning. Unang araw po is pipili po kayo ng manok na gagamitin nyo para ipanglalaban nyo. Tapos pangalawa is pupurgahin nyo, tapos ligo nyo muna. Kasi kailangan purgahin kasi may mga bulate sa kanilang bituka, kaya kailangan nating tanggalin yon para yung mga nutrients na papasok nila sa katawan nila is ma-absorb talaga ng muscle nila para hindi sila magiging lamya-lamya padating sa laban. Tapos yung pangatlo is kailangan gawin natin yung change feeding, i-adjust natin yung pagpakain nila. Ang ginagawa ko kasi is pag napurga ko na, sa hapon ko pinupurga, hindi ko pinapakain yon para pagkakinabukasan, yung pakain na bibigay mo is hindi nila tanggihan kasi nagutom sila. Tapos mag-chain feed ka, hindi mo bibiglain yung manok mo sa chain feed mo. Unang pakain mo is kukunti lang, tapos halimbawa isang kutsara ipakain mo sa kinabukasan nung pagkatapos magpurga. Isang kutsara lang pakain mo, tapos sa hapon isang kutsara pa rin, tapos kinakabukasan isang kutsara at kalahati, tapos sa hapon isang kutsara at kalahati, hanggang sa dalawang kutsara na yung maubos nila para ma-adjust nila yung pag-chain feed mo, kasi hindi naman sila kakain agad ng pinalit mong pagkain kasi hindi nila alam yon na hindi niya kilala, tapos sa amoy hindi nila maintindihan kung anong pakain yun, kaya hindi niya maubos yun, kaya kailangan talaga i-adjust yung sa chain feeding. Tapos yung pang-apat is sa training po. Yung training po is mahalaga yun sa madaling araw ka mag-training para yung muscle ng manok mabibinat, kasi sa gabi tulog sila, tapos sa madaling araw hindi pa sila maka-stretch ng nila mga muscle. Kaya kailangan mo sa madaling araw ka mag training para yung mga muscle nila is ma-stretch, tapos kinabugahan magagamit pa rin nila yung muscle nila para magiging matigas yung muscle nila para maroon ng laman yung mga muscle nila, kasi pag hindi mo training yung manok, bali yung laman nila is magiging malambot lang. Kaya kailangan mo ng training para maging matigas yung muscle nila para hindi sila madaling tumuko sa laban, kasi pag nasugatan sila, matigas yung muscle nila, hindi agad-agad sila papass out, tulad ng yung malambot yung muscle nila, pag nasugatan yon, bubuka yon, kaya kailangan patigasin yung muscle. Hindi naman yung matigas na parang bato, kailangan lang talaga pag hipo mo sa manok mo is matigas yung muscle nila para pag tinamaan ng tare, hindi masyadong bubuka kasi matigas yung muscle nila. Yung sa training po is marami pong pamamaraan doon, parang step by step. Kung mayroon ka ng ginagamit na training sa manok, patuloy mo lang yon. Tingnan mo lang kung may mali, kasi baka sumubsob yung manok mo kasi sa mali sa paggamit ng training na binibigay nyo sa manok nyo. Kailangan nyo po yung step by step po na training na hindi po sila susubsob, yung talagang aangat sila. Importante yung pasalpok sila, pinapaangat. Kailangan yun kasi yun, dun nakuha na manok yung paano lumaban ng angat para hindi sumubsob. Talagang kailangan step by step na training. Kung meron ka na nun, tignan mo lang kung anong kulang sa training mo. Kasi ako nagtitraining ako step by step. Una yung ginagawa ko yung pakaskas, tapos pinapalipad ko. Yun lang yung ginagawa ko sa umaga, pakaskas, palipad, yun lang. Tapos yung manok pinapatong sa patungan, tapos sihilayin yung buntot para parang lilipad sila pero hindi nila makalipad kasi hinawakan mo yung buntot. Yun, yung muscle nila sa pakpak nila is magkakalaman yun, titigas, kaya malakas silang lumipad pag dating sa laban. Tapos kailangan din sa gabi pag nagpapailaw ka, kailangan magsasalpukan. Kasi kailangan 'yon para yung manok mo hindi susubsob. Kailangan talagang pag salpok nila is aangat sila ng ganun. Paangat.
Tapos kailangan po yung ano, magpailaw ka sa manok mo kasi pag yung manok hindi sanay sa ilaw, pagpasok mo sa rueda, yung manok is titingala, titingnan niya yung ilaw sa taas kasi parang iba na yung sa paligid nila kasi masyadong malakas yung ilaw pagpasok niyo sa ano, sa rueda. Kailangan masanay sila para hindi sila titingala kasi pag tumingala sila is hindi nila malalaman kung saan ang galing yung kalaban. Babanggain na lang yung manok mo tapos wala, ngingisay na lang. Kaya kailangan pailawan ng manok para masanay sila pagdating sa rueda. Kasi baka yun pa yung dahilan ng pagkatalo ng manok nyo. Kasi ang manok kasi, sensitibo kasi yung paningin nila, lalong-lalo na pag nasa tamang kondisyon sila, is mabibigla sila sa anong makikita nila. Kaya inaabangan nila yon. Tapos yung ilaw, pag nakita nila yon, is titignan nila yon kung bakit mayroong ganun kalakas na sinag. Kaya hindi sila makapokus sa kalaban kasi magpupokus sila sa ilaw na sa kanilang taas. Tapos sa mga vitamins na ginagamit nyo at saka sa inject, kung may ginagamit na kayo, yun lang gamitin nyo. Pagpatuloy nyo yung ginagawa nyo kasi doon kayo sanay. Kasi pag nagpapalik kayo, hindi kayo marunong gumamit ng pinalit nyo. Is baka magiging lasing pa yung manok nyo sa gamot na ginamit nyo. Kaya kung ano nakasanayan nyo, is yun yung ano, gamitin nyo para hindi kayo matalo sa laban. Kasi pag nalasing yung manok, is hindi po yun makapag-isip ng matino. Papalo lang ng papalo yon kahit walang kalaban. Kasi magiging farsighted saka nearsighted yung manok nyo pag lasing sa gamot. Yung farsighted po saka nearsighted is makikita nyo yung mga epekto nun. Pag yung manok, limbawa farsighted, yung manok po kahit yung kalaban niya is nasa malapit lang, hindi po yun papalo kasi nakikita niya sa manok is malayo pa yung kalaban niya kaya hindi papalo yun. Parang gigiri lang yun, ikot-ikot lang yun kasi malayo pa yung kalaban niya sa tingin niya kasi nasa farsighted station siya kaya kailangan mo talagang i-adjust yung paggamit mo sa mga vitamins saka tinuturok mo. Pag hindi mo pa masyadong ginagamit yon, mas maganda yung karaniwang ginagamit mo, yun niya lang gamitin nyo pag nagkukondisyon kayo. Kasi pag nagpapalit kayo tapos hindi kayo marunong gumamit nun, is magiging pangit po yung kalalabasan. Yung nearsighted naman is magiging pangit po ang kalalabasan kasi akala na yung manok mo, imbes na sa malayo pa yung kalaban, ito yung manok mo, nearsighted siya, nakita niya yung manok niya is nasa malapit kaya papalo siya kahit hindi abot. Ang pangit doon, pag pumalo siya, hindi abot, na-outbalance siya, papaluin na lang siya ng kalaban. Kaya isang tira lang ng kalaban is patay na agad yung manok nyo. Kaya kailangan hindi magiging farsighted saka nearsighted yung manok nyo. Kasi yung nearsighted kasi, pagtingin sa manok is nasa malapit lang tapos kailangan na niyang paluin para maabot niya. Pero hindi pala yun nasa malapit, malayo pala yun. Kaya huwag talagang gumamit ng gamot na hindi mo pa kabisadong gamitin. Tapos pagpababa ng timbang kasi kailangan yung pag nasa derby ka, kailangan maging mababa yung timbang ng manok no, kahit malaki siya pero mababa yung timbang kasi mas lamang ka doon na pag nasa derby yung manok mo malaki tapos mababa lang yung timbang. Halimbawa nasa 2-2 yung manok nyo tapos pinababa nyo yung timbang, umabot na siya ng 1.9, kaya magiging lamang ka kasi yung kalaban mo is 1.9 pero maliit kaysa manok nyo na galing ng 2-2 bumaba ng 1.9 tapos yung kalaban nyo is 1.9, maliit talaga yon pag umabot na sila sa rueda kasi yung timbang is pwede namang gawing mababa yon pag marunong ka gumawa na paano pababain yung timbang. Ginagawa ko is nilalagay ko sa lember tapos binibilad ko sa araw para yung mga taba nila is parang matutunaw, ilalabas nila yon. Tapos yung matitira na lang is yung talagang laman nila. Yes, yung laman pag masyadong solid is hindi po yon mabigat. Kasi wala namang tabang nakakapit sa laman nila kaya hindi mabigat. Kasi yung taba, nakikita nyo pag halimbawa nagkatay kayo ng manok, nakikita nyo sa ilang mga bituka, may mga tabang kumakapit. Yun po, nagbibigay po yun ng
mabigat na timbang kasi taba kasi mabigat 'yon, kailangan mong tunawin 'yon para mabawasan sila ng timbang. Kahit na ano, ganun lang yung kaliit sa tingin nyo, pero pag natuno yon is malaking ano yon, kawalan sa timbang yon, kasi yung manok naman is hindi naman kabigatan pag ano, tulad ng baboy na talagang mabigat siya, kasi ang manok maliit lang, pero pag natanggal yung taba, mawawasan siya ng timbang. Importante yon kasi doon ka magiging lamang sa kalaban. Pang limang araw bago ang laban, doon ka magsisimulang ano, mag-adjust sa manok nyo kung paano nyo ikip. Kasi maghahanap kayo ng tamang paglagyan, yung bali soundproof. Hindi naman talaga soundproof yun. Yung pag nakapasok yung ingay, hindi malakas. Yung saktong-sakto lang na hindi magugulat yung manok nyo. Kasi pag yung manok na nasa tamang kondisyon, is madali po yung magulat kasi malakas yung pandinig nila. Tapos yung ingay na papasok is nakakabigay ng stress sa kanila kasi malilito sila kung saan nanggaling yun, kasi yung lagayan nyo is sarado, tapos wala silang nakikita. Kaya balisa yung manok nyo pag may naririnig silang mga ingay na galing sa labas. Kaya kailangan talaga magiging soundproof yung lagayan yung manok nyo pag nag-keep na kayo. Tapos yung lagayan ng manok nyo is hindi po mapasukan ng lamok. Kasi yung lamok po is isa yun sa nagbibigay ng stress sa manok, lalong-lalo na pag ano, ilalaban na. Kasi pag yun, may mga lamok na panakapasok sa lagayan ng kinukondisyon nyo, is hindi po yun makatulog ng maayos. Kasi kakagatin sila, tapos kasi pag kinagat sila, makati yun, hindi po sila makatulog ng maayos kasi gumaganon. Tapos ginaganon lang pa nila kasi makati yun, as hindi makatulog sila ng maayos. Kaya kailangan yung lagayan ng manok nyo pag nag-keep na kayo is hindi mapasukan ng lamok. Kailangan yung manok nyo is nasa tamang tulog para hindi po sila balisa sa kinaubagahan. Kasi pagdating sa laban, pag parang kulang sila sa tulog, is aantukin sila. Baka yun pa yung dahilan ng pagkatalo ng manok nyo. Tapos yung ano, carbo loading is ako, hindi ko ina-apply sa pagkukondisyon ko yung carbo loading sa araw na malayo pa yung laban, kasi parang binibigyan mo ng ano, pampataba yung manok nyo, tapos sayang naman yung ginawa nyong tanggalin yung taba sa katawan nila kung papakainin mo ng maraming carbo. Baka tumaba sila, tapos magiging mahina yung galawan nila. Kaya ako, nagbibigay ako ng carbo sa mismong araw ng laban, sa umaga. Pinapakain ko sila ng ano, mais tsaka kanin, tapos sinalagyan ko ng, kung walang honey, asukal yung binibigay ko, kasi yung asukal po is nagbibigay po lapot ng dugo. Pag tinamaan po ng tari yung manok nyo na sugatan, is hindi po parang di po na mag-spread ng dugo sa lupa ng rueda, kasi malapot sila. Pag malapot yon, pag nasugatan, is sa balahibo lang kakapit yon, hindi agad-agad tutulo, kasi yung dugo nila is malapot. Limbawa, natamaan sa leeg, tapos yung dugo nila parang gripo yon, para ganun. Pero pag malapot yon, hindi ganun yung dugo nila, gaganun lang yun, tutulo lang yan dito, tutulo. Kaya magandang kailangan talaga may honey or yung asukal na nagpapalapot sa dugo. Tapos yung panghuli, bago kayo pumunta sa ano, sa sabungan, kailangan po huwag nyong paramihan ng inom ng tubig yung manok nyo. Kasi isa po yun sa dahilan kung bakit nag-spread ng dugo yung manok nyo pag tinamaan. Kasi masyadong labnaw kasi yung dugo pag maraming tubig na ininom. Kaya huwag nyong ugaliing paramihan ng inom ng tubig ang yung manok pag ilalaban nyo na, kasi baka maubusan ng dugo yon pagdating sa basaan, kasi masyadong tumutulo yung dugo nila. Kailangan kasi tamang sukat lang yun sa tubig, tapos control lang para hindi marami yung mainom nila. Tapos pagdating nyo sa sabungan, tapos naglalagay na kayo sa dapat lagayan na kulungan, halimbawa wala kayong dalawang folding pen. Kasi mas maganda kasi pag may folding pin kasi kayo, kasi doon nyo na nilalagay yung manok nyo, tapos makakapag-adjust kayo kung saan nyo nilalagay. Kasi pag yung
kulungan lang na nasa sabungan yung gagamitin nyo is marumi yun, kailangan nyo pang linisan, tapos hindi nyo alam kung may mga nalagay na chemical doon, kasi yung iba naglalagay ng chemical. Karaniwan kasi yon pag may ano, pag sa sabungan, marami talagang mga naglalagay ng ano, lason, kaya ganun. Kaya nga ganun, mag-ingat din kayo sa mga manglalason. Kaya tulad ng ano, palay, yun yung pinaka, ano yun, kailangan yung bantayan yung palay kasi mahirap yung ano, bantayan kasi masyadong maliit lang yun. Talagang palay yun. Yung palay na yun is binabad nila sa ano yun, sa lason. Tapos alam nila kung kailan kayo papasok sa rueda, tapos pupusat sila sa kalaban kasi yung manok nyo is nilason na nila. Limbawa nga yung ano, naglalason ng ano, yung gamit yung palay is nasa kuko lang yung nilalagay. Tapos pipila yun, pipila sa inyo, tapos gigiriin kayo, gigit-gitin kayo, pag-gigit-gitin. Dapat kasi yung ulo ng manok, tinatakpan nyo para hindi siya makakita ng anong, kahit anong ibibigay niya. Kasi pag nakakita nyo ng palay, tutukain nila yun. Kasi pag puti, kakainin talaga ng manok yun. Kasi nilalagay lang yun sa kuko, tapos nilalagay dito, ginaganon lang yun sa manok. Tapos tutukain yun sa tutukain ng manok yun, kaya kalason yung manok nyo. Kaya yun yung isang bantayan nyo sa manok nyo pag papasok na kasi sa rueda. Kailangan talaga takpan yung ulo. Importante yun, takpan yung ulo para hindi malason yung manok nyo. Kasi marami talagang nampapalay. Kaya yun yung bantayan nyo pag kayo'y aakit na sa rueda. Ayun, tsaka yung sa panghuli is iwas painom ng gamot pag aakit na kayo sa rueda or nandun na kayo sa sabungan. Kasi pag di kayo sanay sa mga ginagamit yung gamot na pinapainom nyo pagdating nyo sa lokasyon, is magiging lasing po yung manok nyo sa gamot. Kaya kailangan yung ano, wag nang painumin kahit ano kung di kayo sanay sa paggamit ng gamot na yun. Importante kasi yun kasi dapat yung manok nyo magiging relax lang sila, walang pumasok na gugulo sa utak nila kasi pag may gamot na binigay sa kanila pagdating sa lungan is magugulo yung utak nila pag may pumasok na kemikal. Kaya kung maaari, huwag nyo nang painumin kahit ano. Kung meron kayong ginagamit tapos sanay na kayo doon, marunong na kayong gumamit noon is okay lang sa inyo. So okay lang 'yon kasi sanay na kayo gamitin yung mga ganun na pamamaraan, kaya okay lang 'yon. Tuloy niyo lang ginagawa niyo kung talagang maganda yung kinalabasan, pero sa akin hindi na ako nagpapainom pag nandun ako sa sabungan. At 'yun po yung ano 21 days conditioning natin. I-explain ko lang kung ano mga kailangan gawin. Tapos, yung mga video pala nun is na-upload ko na nung nakaraan. Tignan nyo lang yung mga video na yun. Bili inano ko nun by step ko na pag ano yun, pagkukondisyon. Galing sa pagpili ng manok na gagamitin, pagpupurga, tapos training, kain, tapos sa huling pagkukondisyon. Doon ko doon niyo makikita yung mga ginagawa ko. Ngayon i-explain ko lang kasi masyadong stricto si YouTube kasi ayaw niya makakita ng hindi pwedeng mapanood ng bata, kaya i-explain ko lang sa inyo ng ano, harap-harapan na lang kasi hindi ko na mapakita yung mga ibang mga manok kasi masyadong stricto si YouTube. At saka kung bago pa sa aking channel, mag-subscribe na, click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video yung lalabas. Ikaw, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo yung mamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!